Alleluia. Alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi. Mamungang maluwalhati. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang mumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang maibigin at ipagkakaloob sa inyo. Mapararangalan ang Ama kung kayo'y mamumunga ng sagana at gayo'y mapapatunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang paalala ho sa atin bilang mga Kristiyano na ating ebanghelyo ngayon na patuloy tayong nakaugnay kay Jesus. Siya ho ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang buhay. At kung tayo ho ay lumalayo sa Kanya, tayo rin po ay lumalayo sa pinagmumulan ng buhay. Kaya minsan ho, may mga tao na parang hirap makayanan ang buhay. Pag may problemang dumating, parang mas bumibigat. Yung dating akala natin, kaya ko yan, kaya ko yan. Pero parang mas bumibigat. Bakit? Kasi pag lalo tayong lumalayo kay Jesus, tila bumibigat ang bawat problema. Bakit? Kasi si Jesus, hindi naman ho niya ipapangako sa atin na kung susunod ho tayo sa Kanya, ay wala tayong problema. Wala tayong pagdadaanan. Huwag mo yung isipin na, ay pag sumunod ako kay Jesus, wala na akong problema. Kaya may ibang tao ho, nagsasabi, bakit ganoon? Kung kailan po ako sumunod kay Jesus, kung kailan ko po minahal si Jesus,
bakit po parang dumami ang problema ko? Bakit parang dumadami yung sulirin ko sa buhay? Pero maganda rin mapansin na pag sumunod ka din kay Jesus, hindi ka mag-isang papasan yan. Hindi ka mag-iisa na naglalakbay sa kabila ng mga sulirin mo at problema mo. Kapiling natin at Diyos, kasama natin siya nagpapasan din ng krus natin sa pang-araw-araw. Kasama natin siya sa mga panahon na tila'y nabibigatan na tayo. Yun po yung pagkakaiba pag sumunod tayo kay Jesus. Kasama natin siya sa ating paglalakbay. Lalong-lalo na sa mga panahon ng ating mga pagsubok, hindi ka nag-iisa. At kasama din ho noon, sa kabila ng mga pagsubok, ay tinutulungan din tayo ng Diyos na lumago bilang isang Kristiyano. Our trials shape us and also help us to mature as Christians. Our challenges in life help us to grow as Christians. Kaya huwag niyo lamang tignan na yung mga pagsubok natin sa buhay ay parang pabigat. Tignan din po natin na ang ating mga pagsubok sa buhay ay ang ating paraan din ng paglago bilang isang Kristiyano at bilang tao. Pero ang taong sumusunod kay Jesus, kapiling niya ang Diyos sa mga challenges niya sa buhay. You are not alone in your challenges in life. Kasama natin ang Diyos. Yun po ay kung patuloy tayong nakaugnay sa Kanya, hindi tayo tatalikod sa Kanya. Walang imposible sa tao may pananampalataya. Kaya po magandang paanyaya sa atin ng ating Ebanghelyo na patuloy laging nakaugnay kay Jesus. Patuloy nakahawak sa Kanyang kamay. At hindi rin naman niya tayo bibitawan sa ating paglalakbay sa buhay. Kapiling natin lagi si Jesus. Kasama natin ang Diyos parati. Kaya lagi tayong makipag-ugnayan sa Kanya sa pagtanggap natin ng mga sakramento, sa paglapit natin sa sakramento ho ng kumpisal, doon tayo patuloy na lumalapit sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan po ang naglalayo sa atin sa presensya at piling ng Diyos. Ang kasalanan ho ang pagtalikod natin sa pag-ibig niya. Pero pwede hong bumalik ulit. Pwede hong magbalik loob sa Kanya. At nawa ho, huwag na tayong mawalay sa pagmamahal ni Jesus sa atin. Patuloy at laging nakaugnay tayo sa pag-ibig at presensya ng Poong Jesus Nazareno. Sasamahan niya lagi tayo sa ating paglalakbay sa buhay natin. Amen.